Matang po akong mag-disiplina, lalong-lalo na ng aking sarili. At matuto akong maglapat ng langis ng paghihilom. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may lang ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, pinanganak sa Santa Maria Virgen, pinagpasabi ng Diyos sa Pilato, pinako sa krus ng matay ng ibig, nanaog sa naroon ng mga limang, nang may katumaro na buhay ng mabuhay, makilang salamat. Na Jesus ang mabuting pastol upang mangasiwa sa ating mga pangailangan at magsugo ng mga mabuting pastol ng mga laga sa bayan ng Diyos. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan upang ang Santo Papa Francisco, mga obispo at mga pari ay manatiling tapat na mga pastol sa simbahan na maghahatid sa buong kawan sa mabuting pastulan. Manalangin tayo, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan upang ang mga namumuno sa pamahalaan ay maglaan ng buhay sa kanilang paglilingkod sa taong bayan ayon sa diwa at halimbawa ni Jesus na mabuting pastol. Manalangin tayo, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan upang ang mga nakatatanda ay maging huwaran sa mga kabataan upang sila'y lumaking responsableng mamamayang tumutulong at nagpapahalaga sa dangal ng bawat nilalang. Manalangin tayo, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan upang tumugon ang mga kabataan sa paanyaya ng Diyos sa pagpapari at pagiging mga reliyoso at reliyosa nang maaalay nila ang kanilang buhay para sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan upang ang mga may sakit at karamdaman ay makatagpo ng kaginhawahan mula sa Panginoon, ang mabuting pastol na nag-alay ng kanilang kanyang buhay para sa lahat. Manalangin tayo, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, ipagkaloob mo sa amin ang hangarin na maglingkod sa aming mga kapatid. Sa halip na kami paglingkuran upang sa pagbabalik ng pinunong pastol ay makamtan namin ang kaluwalhatian. Hiniling namin ito sa pamagitan ng iyong anak na nabubuhay at naghaharing kasama mo magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ikaligtaan ang Diyos sa mga pangyarihan. Tangga ginawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumika, ipagkaloob mong kami ay maghalap sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhin ng aming ligayang walang mali. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ibinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas sa maamuntupan at tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang mahasan at ang kadapatan niya sa pananagutan ay isang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkakasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok o pamamana namin sa pakipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog o malinis na alay. Para sambahin ang iyong ngalan, Ama, isinasamo naming pakabanalin mo. Sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo, ito nawa ay maging katawan at tago ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nag-utos sa pagdiwang ang misteryo nito. Noong gabing ipinagkaloob siya, hinawakan niya ang tinapay. Hinasalamatan kanya. Hinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, ang gabi nito lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos sa kapudat, inawa ka niya ang kalis. Muli ka niya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipag. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-ala-ala sa amin.
ang misteryo ng pananampalataya. At pagakyat sa kalangitan samantalang kanyang pagbabalik ay pinatabikan. Kaya bilang pasalamang iyong amin inialay sa iyo ang buhay at banal na pag-ahayag nito. Tungayan mo ang mga handong na ito ng iyong simbahan, masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay, loobin mong kami magsalo-salo ay mapuspos, magsalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami naway gawin niyang handog na habang panahon nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kami magkamit na iyong pamana sa isa ng ina ng Diyos, ang Maaga Beret Maria, ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol, ni San Martin, ang kaisa ng lahat ng mga banal na namuhay na aming inaasang lagi na iusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbang naglalakbay sa lupa, kasama na iyong lingkod na si Francisco, Benaventura, ang tanang mga obispo at buong kapariyan, at ang iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kailangan na iyong angkal na ngayon yung binigyan mo, tinipon mo sa iyong harapan. Amang mawin, kukupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulit ng daigdig. Kawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid namin yumao at ang lahat ng lumisa na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay maasang makarating sa iyong piling at sama-sama kinamasa na iyong kaniningang walang mali. Sabagat tayong masisilayan ang iyong kagandahan sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa kanya lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Upang tunay na tayo rin ay maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo, mga mabubuting pastol. Thank you.
ligtas sa lahat ng masama pagkalooban ng kabayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan ang ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Sinabi ko sa iyo, mga apostol, kapayapaan, diwag ko sa iyo, kahit kapayapaan ang binibigay ko sa iyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
tayo para sa panalangin laban sa parusa ng kamatayan. Ama, pinagmumulan at tagapagbigay ng buhay, inataas namin ang aming mga puso at mga hinain sa inyo. Tulungan niyo po kami upang bumuo ng isang lipunan na tunay na nagpapahalaga sa buhay sa lahat ng pagkakataon. Ang ating itutugon, Panginoon, hilumin niyo ang nagdaramdam naming kalooban. Para sa mga nakararanas ng sakit at hapis dahil sa karahasan at krimen, tugon. Para sa mga nagsasagawa at mga biktima ng karahasan na kapwa nakikipagtunggali sa galit at poot na kanilang nararanasan, tugon. Para sa basag-basag naming sangkatauhan na iginagapos ng hangaring maghiganti. Para sa aming sugatang lipunan na iniligaw ng ilusyong dapat kumitil ng buhay upang ipagtanggol ito, tugon. Para sa aming bansa na natutoksong sumang-ayon sa marahas na paghihiganti, tugon. Para magkaroon ng paninindigang kilalanin at itaguyod ang dangal ng lahat ng mga tao, tugon. Para magkaroon ng karunungang makita na ang karukhaan, kawalan ng katarungan ay kakulangan ng edukasyon at hanap buhay ang maaaring ugat ng kriminalidad, tulungan niyo kaming lumikha ng kapayapaan. Para ang patnubay at habag ang maging daan upang maipsan ang pagdurusa ng mga biktima at gumagawa ng karahasan, tulungan niyo kaming lumikha ng kapayapaan. Para sa lakas ng loob na kailangan upang makahanap ng mga kalutasan na magtataguyod sa dangal ng lahat ng tao nang sa gayon ay magkaroon ng tunay na pakikipagkasundo, tulungan niyo kaming lumikha ng kapayapaan. Para sa inspirasyong baguhin ng lipunan batay sa pag-ibig at katarungang humihilom para sa kasamaan, tugon. Manalangin tayo, Ama ng habag, hinahayaan niyong pumatak ang ulan sa mga matuwid at hindi matuwid. Bigyan niyo kami ng isang pusong tulad ng sa inyo, upang sa gayon ay magmahal kaming katulad niyo. Kahit sa mga taong nagdudulot sa amin ang sama ng loob, sa aming bansa ay lumalaganap ang isang matinding hangarin na magtiganti at isulong na punuin ang death row. Ginagamit ang panawagan na magkaroon ng katarungan bilang balat kayo sa pagpatay sa mga lumalabag sa batas. Maghari nawa ang tunay at hindi panandali ang matarungan. Jesus na aming kapatid, dumanas kayo ng kamatayan sa mga kamay ng mga may kapangyarihan, subalit hindi niyo hinahayaang pagtagumpayan kayo ng pagpapuot. Tulungan niyo kaming iabot ang aming kamay sa mga biktima ng karahasan upang ang aming walang maliw na pag-ibig ang siyang tumulong sa pagpilom ng kanilang mga sugat. Banal na Espiritu, Panginoon na tagapagbigay ng buhay, pinalalakas niyo kami sa pakibaka para sa katarungan. Tulungan niyo kami upang walang tigil kaming kumilos laban sa kamatayang ginagawang legal ng pamahalaan. Gayon din naman, tulungan niyo kaming baguhin ang lipunan sa pagkakaroon ng katotohanan, katarungan, pag-ibig at paggalang upang huminto ang karahasan at manaig ang kapayapaan. Amen. O Maria, Ina ng Buhay, ilayo niyo ang sambayan ng Pilipino mula sa kapangyarihan ng kamatayan. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Pablo Unang Ermitaño, San Martin de Porres, patron ng mga may sakit. Ama naming mapagmahal, ikaw ang putihing pastol na nagtataguyod sa amin, kaya kaming kawal mo ay yung tangkilikin pakundang sa dugo ng anak mong dumanak upang kami lahat ay iyong mailigtas. Marapatin mong kami makarating sa pastulan na inilaan mo sa amin ngayon at kailanman sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna kayo sa mandali. So sa
ang ating po para po sa mga nagsisimba ng Lunes, ang misa po natin sa bukas ay gabi. Yung bukas lang po, gabi. At saka sa Sabado, Sabado kasi May 13, ito po ay kapistahan ng Mahal na Birhen ng Fatima. So, 100 years na pag-iriwang natin ng kapistahan ng Mahal na Birhen ng Fatima. So, misa po natin sa Sabado ay 4:30 ng umaga. Magamat po kapag first Saturday, may dawn procession tayo at dawn mass. So, sa darating na Sabado, wala po tayong dawn procession, dawn mass na lang. No? So, 4:30 ng umaga. So, ito po mga changes na ito ay dahil po pinapag-aral po ako ng obispo sa dasal. Natupad din yung aking pangarap, makapag-aral sa Manila. So, pinag-aaral po ako ngayon. Ito naman po ay hanggang Sabado lang. Pero ito ay certificate on catechetical leadership and supervision. So, kaya po pinagsisimikapan ko na makabalik at least kapag gabi, 7, ay may misa tayo rito. And then, 4:30 ng umaga sapagkat umaalis na po ako rito ng alas 6. At least mayroon yung ano, kasi yun po yung huling araw na namin sa May 13. So, kaya po, ito po yung mga pagbabago at sana po ay yung mga panahon na makapagsimba sa kabistahan ng Mahal na Birhen ng Fatima. Ang ngayon po, gawa ng Mayo din. Pagkatapos ng Misa, ay tayo po ay maglalaan ng panahon. May kilang naman, ano, yung ginagawa natin. Magsasalbi tayo, manalangin tayo, na patuloy tayong gabayan ng Mahal na Birhen Maria, ang Birhen ng mga Bulaklak, ang Birhen ng Fatima, ang number one supporter ng dakilang pastol. So, we also need the support of Mama Mary to become good shepherd. Muli po, maraming salamat sa iyong patuloy na pagsuporta sa ating mga programa at mga proyekto. Magsitayo po kayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Resurrexit Dominus. Alleluia. Alleluia. Deo gracias. Alleluia. Alleluia. Amen. Thank you.
Sancta Dei Genetrix. Ut beneficiamur commissionibus Christi. Oremus. Omnipotens et eterne Deus, qui gloriosi vulnus Magis Mariae, corpus et meum dignum filii habeliculum quisi meritor. Spiritus Sancto, cooperate praeparaste, datiens qui memoriasione et temore expiatione, abis antibus magna morte perpetua liberemur. Per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium manea semper nobis cum. Amen. Ave Maria Purissima. Sin pecado concebida.
Panginoon na ayos ko.